Hello sa ating mga ka-reality of life. Welcome back to my channel. This is daddy.ric again. Magandang umaga, tanghali o gabi man kung nasan panig man tayo ng mundo. Lalong-lalo na sa ating mga kaibigan na online sellers dyan sa Pilipinas. At bago tayo mag-umpisa, I would like to say mega shoutout sa lahat ng aking subscribers. Sa mga patuloy na sumusuporta, sa aking mga bagong subscribers at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and don't forget to hit that notification bell so you will not miss any new updates from me. Ayan, so nabasa nyo naman siguro yung announcement ng J&T Express. Actually, ayoko na sanang sausawan ito dahil marami na rin namang gumawa. Para saan pa? Nagbagay na sila ng paliwanag. Pero sabi nga, magkakaiba kasi tayo ng punto de vista sa mga iba't ibang bagay na nangyayari sa ating mundo. Ngayon, medyo naguluhan lang ako doon sa kanilang pahayag na para bang may pagbabanta, no, sa nangyari. Na mapapanood natin yung mga short clips, hindi ko na masyadong hinabaan dahil marami na rin naman nakapanood nito and you are all aware regarding this. Then, the only fact is yung sarcasm na ginawa na makikita ninyo sa bandang huli ng clips bago nga natin ibigay ang ating punto de vista sa bagay na to. So, let's go on. And before we start things out, we will start with our short intro at dire-diretso tayo sa ating clips. Okay? Join me. Buksan natin itong parcel namin. Kasi mukhang pinalitan. Tsaka hindi ganito ang package. Pakihawak kayo. Dito, ay focus. Sa J&T po to. Tignan nyo mabuti. Ayun! Daga yata. O ba to? O, tignan nyo. Hindi na to yung item namin. Pinalitan. Tapos LBC pa yung kahon, no? Pero sa J&T siya nang galing. Oh, yan ang laman. J&T tas LBC. Tapos ayan po, bato nilagay. Okay, ayan. So napanood naman ninyo yung mga clips na inilagay natin. Diba? Then, nabasa nyo naman yung panibagong upload, no, yung pinost ng J&T Express sa social media na sinasabi ko nga na may pagbabanta. Sino ba pinagbabanta ang J&T Express? Empleyado ninyo? Or yung mga netizen? Especially the consumers at yung mga online sellers. Kasi katulad nga ng pahayag ninyo, you are monitoring all the platforms, etc., etc., and you will bring things legally. At pinayuhan ninyo ang public na sinasabi nga ninyo na to practice the freedom of speech in a good mental thinking. Unang-una, kung titingnan natin, kung aanalisahin natin yung flow, yung video na nagpinagbababato doon sa loob ng truck, no, nasa loob ng warehouse eh, hindi naman sila nasa daan. May mga nakahubad, pinagbababato sa loob, at sa sobrang pagbabato nga, may part pa nga na nakita na yung package sa ibabaw ng truck. At yung isa naman, nasa labas, na netizen na nakumuha para ipakita na gano'n ang ginagawa in and out ng mga empleyado ninyo na bato ng bato ng bato ng mga produkto na pinipick up nila. Then gumawa yung sarcasm video, yung slow motion na nag-aabot ng gano'n dahan-dahan. Unang-una, hindi ko alam kung saan ang galing yung ano eh, yung area, o kung ano yung area kung nakinalalagyan, nung kinukunan nyo, kasi ang dami ng package, J&T Express. As slow motion, may ID eh. Makikita naman na may ID. So, pang-asar ba yun para sa mga kliyente ninyo? At, alin bang malicious yung pinakikita na
sinasabi natin, ikaw, huwag kayong aalis, ha, bubuksan natin to, hindi ito yung packaging namin, etc. Binuksan ang kahon, LPC, pagkita sa loob, yung laman, bato. So, alin ba yung malisyoso doon sa party na yon? Para sasabihin na ang pagsabihan ninyo, ang paalalahanan ninyo, is yung mga consumers, yung mga customers ninyo, yung online sellers na sinasabi ko, at yung mga tatanggap ng kanilang binili, dahil kayo yung medium na dadaan nga sa inyo. Ayan. So, isang pagpapaalala lang, at sabi ko nga, may pre-advertisement pa nga pala kayo nangyari dito because I want to show people, no, especially my followers or sa lahat na manonood nito na ayun yung company vision nyo, kaya nga pina-flash ko pang ganun, di ba? Ayun yung company vision ninyo, kaya nga sabi nga, at ang ilang empleyado, ang pananaw ng ilang empleyado. So hindi ko naman nilalahat yung libo-libo ninyong empleyado, may iilan. Ang tanong lang naman kasi, may problema ba sa kumpanya ninyo? Bakit nila ginagawa yon? Ano ba ang sitwasyon? Ang problema kasi, kung may problema internally, ang company ninyo with your employees and the management, ang naaapektuhan yung kliyente. Yung tatanggap nung binili doon sa kliyente ninyo na pinadaan sa inyo. Okay? Kung aalamin kasi natin yung sitwasyon, sabi nga, ako, ang masasabi ko sa mga empleyado ninyo, kung may problema kayo sa management, ito isang pagpapaalala lang. Huwag niyong daanin sa gano'n na maaapektuhan yung mga kliyente dahil alalahanin niyo, it's a hard-earned money. No? Namuhunan yung kliyente ng kumpanya ninyo at yung bumibili, di ba? Lalo sa panahon ngayon ng pandemya. Alalahanin ninyo na maraming nawalan ng trabaho. Pag nagkataon sa ganyang sitwasyon at nawalan kayo ng trabaho, ano isisigaw ninyo sa social media? Anti-poor yung company ninyo. Ako, ang lagi ko lang masasabi, lalo na nga dyan sa binitawan ninyong salita na yan, J&T, especially on my channel, ako wala akong dapat ikatakot dahil ano ba yung anunsyo ninyo? Dahil nga sa nauusang cyber libel, ako sa channel ko, sa lahat ng mga reaction video na ginagawa ko, laging balance eh, ang opinyong ibinibigay ko, magkabilang panig, binibigyan ko ng benefit of the doubt. Ngayon, kung may problema kayo sa kumpanya ninyo, tingnan ninyo yung management system ninyo, yung mga hinahire ninyong mga managers. I've been a manager all my life. For a long, long time with the multinational companies that I'm working with in and out of the Philippines. Okay? Hindi kasi uso or sistema yung sasabihin na magbabanta ka sa iba, alalahanin, katulad nga ng ating bagong logo, andyan ang mga CCTV. It's not all about the CCTVs na inilalagay ng gobyerno, ng mga municipality. But always remember, because of the technology that we're having right now, lahat ng tao ngayon CCTV. Maliban sa mga original na CCTV, bago nagkaroon ng teknolohiya, yung mga tinatawag nating chismoso at chismosa. Okay? So, hindi naman ako gumagawa ng chismis dito sa sitwasyon na to dahil nga may mga video clips, may mga proof na may papakita. Patulad ng nabanggit ko, sino ba ang kumuha ng video na yun? Mukhang empleyado rin na pinagkatuwaan nila na ganun ginagawa. Hindi natin alam kung anong purpose niya. Kinuha niya yung video na yun. May nais ba silang ipaalam sa mamamayan? Or meron silang gustong iparamdam sa management kung bakit sila nabubugnat ng ganon, ayusin ninyo ang problema ninyo sa loob. Ito lang ang nabanggit ko, ang epekto ng sitwasyon na to ay sa inyong mga kliyente at doon sa mga customer ng inyong kliyente. The online sellers and the buyers. At pagkatapos nun, yung ibinigay sa inyo, ginanon ng mga empleyado ninyo, at the end, natanggap naman ng buyer, mag-aaway yung dalawa, out na kayo sa usapan, kahit anong reklamo gawin sa inyo, dahil tapos na, nag-aaway na yung dalawa, dahil nga hindi natanggap ng maganda yung produkto nilang binili. May mga nababasag dyan, may mga bagay na bagdi makante, masisira agad. So alalahanin din ninyo, hindi lang naman kumpanya ninyo ang dapat ninyong pangalagaan, kundi yung din kumpanya ng mga kliyente ninyo. So sa ganong sitwasyon, ano ba yung malicious na pinabanggit ninyo? Kasi, sabi ko nga eh, hindi ko na dapat ito sasawsawan, pero nabasa ko kasi yung post na yan na parang irritable na may parating kayo sa masa kasi binanggit ninyo na mag-isip bago magkokomento or something, etc., etc., in a good state of mind. So, ibig sabihin, hindi empleyado ninyo yung mga nagre-react, yung mga kumukuha ng video sa daan or something, yung may pinagbabantaan ninyo to take it legally. Huwag ganun. If you have an internal problem, check regarding the situation of your management and your employees.
may mga tao talaga na sasabihin natin na gumagawa ng kabalbalan, kaya nga pinapayong kayong mga empleyado ninyo na huwag dalin sa ganun. Alalahanin nga, di ba? It's a hard-earned money. At even ang mga pamilya nila maaaring bumibili rin sa online. Gusto ba nilang makatanggap sila ng ganun? Yung napalitan ng bato? Or basag yung binili nila? O sira yung gamit na binili nila na pinadala naman na maayos ng mga online sellers? Marami kasi akong kaibigang online sellers at naiintindihan ko yung nagiging damdamin nila. Bumibili kami sa online at nasakit din yung pagdumarating yung sitwasyon na sira yung binili mo, tatawagan mo yung seller, aayusin, ibabalik, mag-aantay ka ulit, kailangan mo yung binili mo, kaya mo nga binili. Sa lalo sa panahon ng pandemya, ang hirap maglalabas at madalas makikita mo na lang sa online yung mga produktong hinahanap mo dahil ngayon na naging uso sa panibagong platform ngayon, yung tinatawag nating online selling. Kaya sana, bago kayo nagbibitaw ng salita, okay na yung unang niyong binitawan, iimbestigahan ninyo. Nagpakawala pa kayo ng ganun, so alamin ninyo rin sa management system ninyo kung tama ba yung mindset ng pag-aanunsyo ng ganun sa mamamayan, sa public, no? Na karapat-dapat ba na bitawan yung mga ganung salita na parang pinagbabantaan nyo pa kami. Kami, mga nandito, mga YouTubers, mga vloggers, nagbibigay kami ng opinion. Iba-iba nga lang ang aming punto de vista. Ako, masasabi ko lang, ang aking punto de vista is always giving the benefit of the doubt on both sides. At isang payo nga bilang isang manager in my own position in a different multinational companies that I work with, tingnan ninyo yung skills ng mga managers ninyo na hinahire. Huwag basta-basta, katulad ng nabanggit ninyo, huwag din basta-basta, click, diba? Think before you click. Yun ang pinakamagandang sitwasyon. Hindi yung basta magpapahayag ka ng gano'n na nagbabanta ka, may pananakot ka. Unang-una, kumpanya nyo ang maaapektuhan. Kung maraming makikitang mga ganyan, hindi nyo masasaway ang mga netizen habang kinukunan yan. Kaya sabi ko nga, the camera is always there. Diba? Kaya ingat. Wala naman akong magagawa kung ayaw ninyong makinig sa mga ipinapakita, pero walang mali siya ang ipinapakita ng mga netizen na nakakakita sa mga empleyado ninyong gumagawa ng hindi maganda sa gitna at sa oras ng trabaho nila. Okay? At sa mga empleyado ninyo, paalalang muli, ingatan ng trabaho. Mahirap walang trabaho, lalong-lalo na ngayon sa napakaraming nawala ng trabaho. Huwag na kayong sumali pa doon sa mga nawala ng trabaho na dahil sa problema natin kinakaharap, ang pandemyang ito na pinoproblema ng buong mundo, ang ekonomiya bumabagsak na. Huwag nang sumali pa sa mga tinatawag na jobless. Magpasalamat at may trabaho. Kung may problema, pag-usapan ninyo internally. At kung sino man yung kumuha ng unang-unang video na yung nanododo sa loob ng warehouse, ano talaga ang pakay mo? Kaya sabi ko lang, ang nakakainis lang, kaya nairitahan ko lang dyan, yung nga yung slow motion na ginagawa pa na, ginaabot-abot pa ng ganon. Alamin niyo yung mga angulo bago nyo punahin yung pamumuna ng mamamayanan dahil sa mga lumabas na yan na video sa social media. Okay? Isang payo lang, J&T. Ingatan nyo yon. So maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga ka-reality of life, sa inyong oras ay binigay dito sa aking channel. At a mega shoutout ulit sa lahat ng aking subscribers at maraming salamat ulit sa ating mga bagong subscribers. And don't forget to click like, leave your comments, subscribe para sa hindi pa naman nakaka-subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you will not miss any new updates from me. At isang paalalang muli, na lagi ko sinasabi, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. And this is reality that's happening right now because of the CCTVs that we are having with this technology. Especially, isang payo nga, sabi ko sa inyo, J&T. Okay? So, ayan ulit, mga kaibigan, maraming salamat. And isang paalala, ang kalaban natin ay nandiyan pa rin, huwag masyadong maging komportable. Ingat sa mga kapwa ko OFW kung nasan panig man tayo ng mundo at sa ating mga pamilya sa Pilipinas, sa ating mga kaibigan, sa lahat ng tao sa buong mundo. Ingat. Kung wala rin namang importante kailangan gawin sa labas, alalahanin, safety is our priority, so it will be better to stay home, stay safe. To my family, Mommy, I love you so much. To my two kids, DX and Trish, I love you guys. God bless us all.